po sa bawat isa and welcome back po sa ating channel. Welcome po sa Blessed Builders. Kung hindi ka pa nakasubscribe, masubscribe naman po at nang mapabilang ka sa mga pamilya mo ng bala. Ayan, sa ngayong araw po ito, pumunta po tayo sa ating project sa Metro Gate, Angeles, para makita po natin yung update. And salamat po sa Panginoon, gumanda na po yung panahon. Ayan, nakikita niya sa labas. Ayan, sobrang init na. And gustong-gusto po yan ng mga Team Metro. Dahil pag po kasi maulan, medyo delay po yung trabaho at hindi po sila nakakapasok. Tapos po, dadaanan ko lang po yung foreman po natin, si Foreman Renz. Ayan. Dadaanan natin siya at makikisakay po tayo sa kanya. Mamaya po, papakita po natin yung bagong service niya. Ayan, salamat sa Panginoon at nagka-service na po si Foreman Renz. Para po, kapag nagsabay po yung trabaho sa Villa Emilia, yung pinakita po natin project last time, meron na po silang separate service para po sa team Villa Emilia. And shoutout po pala sa mga supporters po natin sa ibang bansa. Ayan, maraming salamat po, lalong-lalo po sa mga OFWs po natin, mga kababayan na masasipag, ayan, na nagsasakripisyo po para sa kanilang mga pamilya. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And before po natin start yung vlog na ito, share ko lang po sa inyo Psalm chapter 46 verse 10. Ang sabi po, "Be still and know that I am God." Alam niyo po, yung buhay po natin, alam po hindi yan madali. May mga pagsubok, may mga testing, may mga trials, may mga discouragement, may mga disappointments. Alam niyo po, ano man po yung paghihirap natin sa buhay, sabi po ng Panginoon, "Be still and know that I'm God." Manatili po tayo sa Panginoon. Ano man po yung mga pinagdadaanan po natin, makakaasa po tayo na hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Kailangan po, maraming salamat po and stay tuned po sa ating vlog for today. God bless po! Ayun mga ka-Blessed Builders, nandito na po tayo ngayon sa bahay ni Foreman Renz. Nakasakay na ako sa maganda niyang sasakyan. At pupunta kami ngayon sa Metro Gate, Angeles. Pero ipapa-change oil muna namin yung sasakyan niya kasi kakakuha niya lang siguro a few days ago and ilang araw na kami nagpa-practice. And ngayon, natuto naman si Foreman Renz. Ayan siya, ayan, oh. So papunta po kami ngayon sa Metro Gate, Angeles. Update po namin kayo pag nakarating na kami doon. One eternity later. Ayan mga ka-Blessed Builders, nandito po kami ngayon sa SysPro. Parang mechanic center siya sa may Pandan, Angeles. Malapit lang dito yung Metro Gate. So dito lang ako magpapa-change oil. So hintay pa kami ng mga 20 minutes before kami magpapa-change oil, naka-line up na yung sasakyan. For the meantime, habang iniintay natin, interviewin natin yung boss po natin. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Mukhang Foreman, mukhang sinuunay pa mas kumuha. Ayan, so interviewin po natin siya. Yung po palang sasakyan po niya is ano, Santa Fe. Ayan, Hyundai Santa Fe. Pakailangan po kasi niya ng 7-seater. Ayan, 7-seater po yan. Dalawa dito, tatlo. Tapos dalawa dun sa likod. Kasi yung Villa Emilia, yan, Team Villa Emilia, siguro mga 7 na workers po yung papasok dun. So, kayang-kaya na nila yon. So kaya 7-seater po yung kinuha niyang service. So tanungin po natin siya, no? Kasi na-stress po siya ng ilang araw kasi nag-practice driving siya. So, sir, kamusta po yung driving experience? Nakakaba. First time po sa daan, medyo hirap na hirap pa rin. Ayan, kasi yung service niya before, tricycle. Ayan. Sir, ano, kumusta? Compared yung tricycle at sa sasakyan, sir? Mag-tricycle ka na lang. Parang ayoko na. Parang ayoko na ngayon. Ano yung difference ng naka-tricycle at naka-sasakyan? Pagka sa tricycle kasi, madali siyang i-maneuver. Yun nga lang, yun, mainit. Pagka mainit, talaga mainit ka. Pagka umuulan, nababasa ka. Ang pinaka-advantage naman ng tricycle para sa akin ay yung tipid sa gasolina. Gasolina, sa mga samahan ng gasolina ngayon. So dito kasi, hindi ka pwede magpakarga ng 50 pesos.
Dati sa tricycle, okay lang. 20-20. May mararating na yung 50 pesos mo eh. Ngayon, hindi pwede eh. Magastos. Pero sulit naman kasi yung comfort na ibinibigay ng ano, sasakyan. Ayan, kasi kailangan po talaga, hindi na po kasi pwede yung tricycle kasi nagbabiyahe po ng malayo. Minsan Lubao, minsan Angeles, ayan, tapos yung pong upcoming namin yan is sa may Villa Emilia. Kung na-check nyo po yung previous vlog natin na nakita nyo po yung mga service nila before, tricycle, yan. Nakatapos na po ng bahay ang mga tricycle na yan. Nagbiyahe po sila before from Mexico papuntang San Francisco Tarlac. Ayan, araw-araw po nilang binabiyahe yon, kasabay yung mga truck, kasabay yung mga malalaking sasakyan. Kasi nasa mga 30 kilometers, no? 30 kilometers. 30 kilometers yung binabiyahe nila papunta. Papunta, mga ilang kilometers. Yung ginawa po namin sa San Francisco Concepcion Tarlac, yan, i-flash ko yung bahay. Yan po yung bahay na ginawa nila noon. Noong March, around March po this year. So, nagpabiyahe sila araw-araw, naka-tricycle. So, yun naman, ngayon, nakapag-upgrade naman po. Salamat sa Panginoon. So, answered prayer. At yun po, at least yung pong mga workers natin, yung team Villa Emilia, hindi na sila mahihirapan na magbiyahe kahit na umuulan, kahit na sobrang init yung panahon, at least comfortable po sila. Ayan. Ayan na, sir. Pinag-aaralan yung mga function. Sobrang dami kasi ng function yung pagkita ko sa inyo. Saan ba yung... Ayan yung controls niya. I-switch ko yung camera para makita nyo. Ayan. Sobrang daming function. Cruise control, yung mga steering wheel control. Sobrang dami. So, may manual naman. At sobrang kapal ng manual niya. Pag-aaralan muna niyo. Pero yung mga basic, yung mga driving essentials na kailangan matutunan. Ayan. Nakabisado naman. Pagbiyahin na kami ng Arayat to Magalang to Angeles. Ayan. Ayan, dyan nasa sana na si 4 months. Ayan, so hintayin lang po namin na yung turn namin dito po sa Cispro. Sinat kayo for 2,000 kilometers. Para po makapag-change lang na kami. Update po namin kayo. Okay guys, ayan, nakasalang na yung service ni 4 months. Yun o. Ayan, so yung year model pa na nung sakyan na nakuha niya is 2014. Diesel engine. Ayan. So, ongoing na yung pag-change oil nila. Yung po palang price ng change oil nila dito is nasa 2,000 pesos. Semi-synthetic. And kapag semi-synthetic daw, nasa 7,000 kilometers before ka magpalit ulit ng oil. Ayan. Tapos, tingnan nyo sa likod, meron kami nilagay dito. Ayan o. Caution, student driver. Please be patient. Ayan, kinakabahan kasi si Foreman pag nagdadrive siya. Kaya, kapag medyo natatagalan siya sa traffic, at least makikita yan ng mga driver at mapagbigyan siya. Ayan. Nakapaglagay na rin kami ng sticker dito. Ayan, Blessed Builders. Ayan. Hindi pa siya na car wash. Medyo marumi. Nag-ulan kasi for the past few days. Ayan, yung palang 2,000 na nababayaran mo dito kasama na yung oil filter doon. Yung labor, saka yung langis. Ayan. Ayan, so hintayin lang namin matapos to. And then, proceed na kami sa Metro Gate Angeles. Malapit lang siya dito. Siguro mga nasa 2 kilometers away lang siya. Kaya dito na kami nagpa-change oil.
So, sir, kumusta po yung bagong sakyan? Tapos, gastos. Saan yung gastos, sir? Mas malaki yung gastos ko ito kasi sa ano, tricycle. Tricycle, sir. Magkano yung change oil? Change oil, tricycle, nasa ano lang, 250. 250, yan. Tricycle daw po, change oil, nasa 250. Yung sakyan, sir, magkano? 2,000 pesos. Yan, 2,000. 2,000 pesos. Change oil na yun. Okay guys, update lang po. Nandito na kami ngayon sa Metro Gate, Angeles. Ayan, congratulations Angeles Electric. Ayan. Sa wakas, may kuryente na po. Ayan. So, saan ba yung daan? Dito. Okay, so check po natin yung progress ngayon dito po sa Metro Gate Angeles. At ang nadatnan po natin yung pogi nating welder, ayan. Oh, sir Momon, anong balita? Ayos lang. Kumusta, boss? Okay lang. Ganda yung panahon, no? Mainit. Ngayon, kumulimlim. Ayan, si Boss Momon. Boss Angel, oh, kumusta? May kuryente na? Oo, meron. Oh, hindi naman maglalagari. Hindi na. Ayos. Naka-tie beam na. Ayan, nandiyan na po yung mga tie beam natin. Nakapag... Pag-asinta na rin po sila. Okay, so nakabawi sila dahil nag-araw. Gumanda po yung panahon kaya nakabawi-bawi sila. Okay, so ikutan po na rin yung side. Yan po yung progress ngayon sa Metro Gate Angeles. Ayan. Okay, so yan guys, yan yung buong view ng bahay. So yan yung harapan ng bahay niyan. Yan yung harapan, dito yung main entrance niyan. Ayan yung mga poste niya. So, bilangin natin mga poste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, yan. Nasa 17 po yung poste natin. At kung titignan nyo po, 6. 6 yung mga bakal po dyan. So, yung 4 po, 16mm. Yung dalawa po, 12mm, yung mga stirrups po natin, nasa 10mm po yan. Para matibay yung bahay. At meron po tayong yan, tie beam. Yan, paikot, buong bahay po. At yung tie beam yan, para mas matibay po siya. Tapos yung elevation po ng flooring po natin, from sidewalk, yan, dito sa sidewalk, nasa 40 centimeters po. Ayan, yan po kasing requirement dito, at least 40 to 50 centimeters yung pong taas from the sidewalk. Ayan, hindi po pwedeng lumampas ng 50 centimeters or else hindi po marirefund yung construction bond. Ayan, so masok po tayo dito sa bahay. Bale, yan po yung magiging terrace nya. Meron po kasing terrace dyan, parang receiving. Tapos itong dalawang to, ayan, kwarto po yan. Dalawang kwarto. So, ikot tayo dito. Ikot tayo dumaan. Okay. So, ito. Itong portion na to, yun yung sala. Tapos, yung kitchen niya is nandito. Yan, ito yung kitchen area. So, meron po tayong firewall niyan dito. Firewall yan. Dikit po sa property line. Tapos, ito po yung parang backyard niya. Pasok tayo dito.
Ayan, shout out po pala sa may-ari ng lot na ito. Ayan, hiniram po namin. Natawa lang kami kasi last time daw pumunta yung may-ari dito. Akala niya pinapatayuan na ng bahay yung lupa niya. Ayan, sinabi namin hiramin muna namin tapos lilinisin na lang namin after. So, pasok tayo dito. Ayan, ito yung backyard niya yan. So, ito yung magiging dining and kitchen. Dining and kitchen. Tapos, ayan, meron tayong hallway dito. Ayan, papasok sa mga rooms. Room 1, room 2. Ito yung banyo nila. Common toilet. At, ito yung magiging master's bedroom. Master's bedroom at ito yung banyo ng master's bedroom. Ayan, tingnan natin yung mga masipag nating ayan, nagme-merienda. Anong merienda, mga sir? Kape lang? Kape lang. Sarap sa dito, hindi nagbayad. Sino hindi nagbayad? Kinapul niya pa kami. Ah, parang wala po, hindi nagtitinda pag Sabado, naninigil na lang. Sabado daw, hindi nagtitinda yung nagpapamerienda dito, si Ma'am Gina. Ayan. Ayan. So ano pong masabi nyo? Mahabol ba? Mukhang mahabol yan. Mahabol yung Lubao. Team Lubao. Ayan, kasi oh, baka may gusto kayong sabihin sa Team Lubao. Kay Bong Ariel, rinda na pula yung kulkul niya. Anong nangyari? Anong nangyari sa Hukay? Bale. Ayos na, ayos na. Okay na. Ah, wala kayong gustong batiin? Foreman, baka may gustong batiin? Mabati ako sa mga nagtatrabaho sa Lubao. Lubao? Wow, yun eh. Wala daw rin. Walang post dito. Dito talaga tayo sa final. Ayan, unahan daw nila yung Lubao. Kasi sa Lubao na gaasinta na rin sila, naglalagay na rin sila ng mga poste. Kaso mas malaki kasi yung sa Lubao, nasa 165 square meter, ito nasa around 80 plus lang siya. So halos kalahati lang ito if compare natin sa Lubao project. Siguro by sa next vlog natin i-visit naman natin yung sa Lubao project natin. Ayan, para ma-check natin yung progress nila. Ayan, mga ka-blessed builders, nakauwi na po tayo sa bahay ng Safe and Sound. Salamat po sa Panginoon. And nakapagpahinga na ng konti, nakaligo na. Ayan, maraming salamat po for tuning in sa ating vlog for today. On our next vlog, samahan niyo po kami at papasyalan po natin yung Team Lubao. Check po natin kung ano yung progress ng trabaho nila dahil ilang araw na pong maganda yung panahon. Salamat po sa Panginoon. Ayan, dahil medyo nakabawi-bawi po, no, sa trabaho. Ayan, maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. I am declaring blessing. I am declaring favor sa bawat isang nanonood. Pagpalain po tayo ng Panginoon. And God bless po sa bawat isa. Yeah.